Kita naman siya! Hindi ba? Without further ado, let's get started! It's Sav from Sav Station. Welcome back to my channel. So for today's video, okay, it's a makeup routine. I'm gonna show you my makeup routine during castings. Ay, disclaimer pala, I'm not a makeup artist. I'm not a makeup artist. Hindi rin po ako beauty guru, kineso. Bago pa lang lahat, gagamit po tayo ng ganito. Yung mga sipit-sipit. Lagay ko lang siya dito kasi nakita niya man yung hair ko, diba? So, ayaw natin meron mga hair fall. Lagay lang natin siya dyan. Hindi ko makita, te. Aray! So, first product that I'll be using, it's the MAC Prep Plus Prime. Paano ba yun? Yung gaganyan. Ayan. Wait lang, naiinips ako. Soothing Moisture Mist. Ayan. So, lagyan na muna. O, oh, diba? Tapos, papatuyuin. Ayan, tagal. Ano na? Ito, magpa-primer naman tayo. It's from Rimmel. Rimmel Fix and Perfect. Pro Multi-Action. So, makeup primer siya. So, kuha lang ako ng super onte. Just I put it sa face ko. Talaga mga primer. Pero feel ko worth it naman siya since ang importante, di ba, naglalast yung makeup mo. Ganon. Move on to foundation. My foundation is Maybelline Fit Me. I'm in the shade. Taray, I'm in the shade. Lakas ako beauty vlogger. Classic Ivory. Ayan, lalagay ko siya dito ng super jaunty lungs. Ayan, kasi te, kahit taman sabihin natin affordable tong foundation na to. Tipid-tipid din, di ba, pag may time. Sana po, okay na. Sa ko pala, acidic kasi ako, so kailangan one shade lighter daw kapag acidic ka. Mamaya, mag-oxidize yung face ko. Parang papantay na siya sa color ng mukha ko, tsaka tong liig ko. Hala, saan yung concealer? Ito pa lang aking concealer. Concealer time. Conceal. Conceal? Conceal, don't feel, don't let them know. Ayan, tapos na. Direk, ready na po. Ayan, I'm back. Ayan, may ilaw na po ako ulit. Diyos ko, pinapapawisan na yung kilikili ko. Ang ganda-ganda. Tapos, syempre, ganito ulit. Ayan! Pak! So, next! Since nag-oil na po yung face ko, let's move on to powder! Dalawa yung powder ko actually. Ito yung setting powder. Tama ba? Setting powder. This is from Ben Eye. Ginagamit ko siya ng ano, sobra-sobra ngayon kasi ma-expire na siya. I'm also using this, ano, two-way cake. EB Matte. EB Matte two-way cake. Dalagay ko to. We move on to the brows, of course. Sa may magkakapatid, alam nyo ba, ako yung may pinakapangit na kilay. So sad. Pero take note ha, alam din naman ng mga clients sa castings kapag conflict yung kilay, tas ayaw nila ng ganun. Gusto nila, nakikita pa rin yung beauty mo kahit naka-makeup ka. My pangkilay is from Berbelena again. It's the Pro Brow Duo. Anyway, let's start. Maganda yung kilay ko sa left ko. Kasi dito sa right. Ganoon naman ito talaga. Sana po maganda ang kilay. Ang finish ng kilay ko dahil kinakabahan po ako. Masa makapal dito, no? Pero dito hindi. Mukha lang natutulog. Ganun. Let's pupunta naman tayo sa aking eyes. This palette is from e.l.f. I use this one. Parang nagbibigay lang talaga siya ng buhay sa mata ko. Parang gagano niya yung mata ko. Ganon. So, hindi ko na po alam saan po ako titingin. Kung dyan ba, doon, dito, o dyan. Oh! Dapat ako musog ako kasi may ganyan dito. Dapat ba dito ako? Next is, we move on to... what to call this? Eyeliner. This is from Maybelline. It's the Hyper Sharp Liner.
Maglalagay tayo, pero sobrang ano lang niya. Super konti, ganun. Para mas ma-define lang yung eyes natin. Move on to... yung dito sa eyelids ba? Dito sa eyelids natin. Retractable eyeliner. Ayan. Naluluha na ako. Hindi ko na sobrahan. Pwede ding expired na. Punta tayo sa ating nose. Siyempre, kasi mas maganda kapag kinukontour mo din yung nose mo. Actually, hindi. Magkocontour na tayo. So, this is my contour from MAC. It's the bronzing powder. Ang bronze pala siya. O, yan na siya. Ever since, ito na po yung ginagamit ko. What I mean by ever since, hindi ko alam kung ilang years na sa akin. Hindi ko siya pinapalitan. Nakulagot ako. Pero kasi, it's MAC. Tapos, sayang naman, di ba? Gagamitin naman natin, magkocontour naman po tayo ng ating mukha. So, bakit nagkocontour? Kahit sabihin natin na gusto ng mga client and agency na fresh makeup look. Kasi, ito ha, trivia lang ulit. Kapag nasa camera ka kasi, you gain 10 pounds, okay? God, parang wala na po at akong battery. Bilisan na po natin magkocontour. Ayan. Alam nyo, sobrang, ito yung favorite part ko kapag nag-makeup ako. Kasi parang sarap-sarap umaura. Parang, patay ka! Okay, now we move on to mascara. But before putting on mascara, of course, we need this one. Eyelash curler. I have two mascaras. Depende pala sa role. Minsan kasi, kapag pinapamature yung role ko, parang I use this one. Lash Sensational. So yeah, Lash Sensational. Or this one from Benefit, the Roller Lash. So, ayan yung... roller lash. Can you feel ko bet na tong roller lash? Kasi pag ginagamit ko tong roller lash, hindi siya mabigat. Tapos hindi na ako naglalagay dun sa baba. Medyo mahaba naman yung lashes ko sa baba. And even the makeup artists that I work with, they tell me na hindi ko naman daw na kailangan ng mascara sa baba. On to the blush. The blush. Yung iba, nagko-contour lang, tapos ayaw na nila nagbo-blush. Ako, nagbo-blush pa din ako, para hindi siya parang magkaroon lang ng onting pink. This is the blush. It's from Nichido. Two colors, collection, powder blush, in the shade tomato. So yan, gaganyan ko lang siya, tapos tatap ko ulit. Tapos, circular motions lang. Last, is lipstick. So what I use is the Velvet Teddy from MAC. So ayan siya. Okay naman siya sa akin. May times kasi na I feel like nasobrahan yung contour, nasobrahan yung blush ko. Baka kanina nagtaktak ako ng itaktak mo. So gagamitin ko siya ulit. Tayo'y maglugay ng buhok, di ba? So, tatanggalin po natin yung mga sipit-sipit, tapos ibabalik po natin siya sa labahan. Yan, here's my makeup! Yan, syuher. Aura-aura tayo. Kasi ganun yung ginagawa ng mga vlogger after mag-makeup. Yun lang. So, I just showed you my makeup during castings. Thanks for watching this episode of Substation. I hope na meron po kayong natutunan kahit papano. And don't forget to subscribe until my next vlog. Bye, guys!